Nadudulas-dulas yata sila kanina. But just like Rufa said, sabay-sabay kayo at napakagaling. Sabi ko sa sarili ko kanina, sana hindi ako nakuna ng camera na. Kasi pag ganyan ako, napapangangako eh. So, sabi ko na nga lang sana na huwag akong ma-catch ng camera na nakanganga. So, congratulations, napakagaling nyo. Thank you very much, Lani. Rick Joey? Pinag-isipan nyo nga yung number ninyo dahil hindi lamang ito katulad ng ibang mga urban dancers na nagpe-present dito. Kaiba-iba, dahil nga nakasalamin pa kayo sa mata, you all look like geeks, and all that sort of stuff. Ikalawa, kaiba-iba yung number ninyo dahil nga hindi lamang pinag-isipan, pinag-mix nyo pa ng iba't ibang elemento. Siguro, yung pangatlong punto ko is hindi ako nakakasiguro kung ang napanood ko ay isang sayaw o exhibition ng acrobatics. Hindi ba? Because choreography-wise, it's nothing outstanding. But acrobatics-wise, dahil mga bata ang nagtatalunan at nagliliparan, talagang nakakawindang. Maganda ang performance ninyo. Mag-ingat lang kayo sa ginagawa ninyo. Okay, thank you. Thank you, Direk. Junior Final Justice, maraming salamat sa inyong performance. Makakapagpahinga na kayo. Hintayin na lang natin ang score mamaya. Thank you, guys. Ang isa sa mga miyembro ng ating susunod na grupong taga-Pasig ay may dinaanang masamang experience sa buhay na nagkaroon naman ng happy ending. Makikwento tayo sa kanila. Nag-umpisa po kami nung sa Ever. Nagkita-kita po kami doon, nagkakilala-kilala kami. Sabi niya po, pwede ba tayo sumali sa singing contest kahit saan? Sinama ko siya sa Talentadong Pinoy. Ang trabaho ko po dati, nag-janitor po ako. Tapos ngayon, pa-extra-extra na lang po sa delivery po ng newspaper. Yung malungkot na nangyari sa buhay ko, yung nagkahiwalay po kami ng misis ko. Siya nasa probinsya, ako nandito. So, malungkot po talaga kasi malayo sila eh, nasa Mindanao eh. Pinakamalungkot sa nangyari sa buhay ko, naundoy po kami sa nakaraang taon, nawala yung mga gamit namin, nabahan po kami. Kaya hanggang ngayon, ito pa rin. Medyo naghahanap pa rin ng trabaho. Hindi pa rin ako sumusuko kahit extra-extra lang. With a blending of friendship and voice, please welcome Marvin Cuarenta and Manuel Horca, or simply M2M. Itong pag-ibig bukas kay wala ka na sa aking isip. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon na dati ay anong saya't anong tamis? Sadyang pag-ibig natin ay nakakapanginaya, sa ating mga mata, ito'y kalabisan lamang. Patuloy lang masasakta ng mga puso. O bakit kay sakit pa rin ang paglayo? Wala ka man ngayon sa aking piling, nasasaktan man ng puso damdamin. Muli-muli sa'yo na ika'y mahal pa rin. At kung sakali na muling makita at madama na mayroong pang pag-asa, hindi na dapat nating pang dayain. Hayaan nating puso ang magpasya. M2M! Okay, salala. Unang-una, mag-jowa ba kayo? Kasi M2M kayo eh. What's M2M? I'm so clueless. M2M means man to man. Nakakalo.
Sino nagpangalan sa inyong dalawa? Siya. Pare, yung pangalang M2M, na buo mo lang naman yon dahil Manuel at Marvin, ano? Opo. Ah, okay. Walang may bakla sa inyo, ha? Lalaki po kami. Lalaki kayo? Sigurado Opa. Ka? Sigurado po. Ang tawag ko doon, ano, M2M, walang kamalay-malay. pero alam mo yung blending nyo, ang ganda. Yung costume maganda rin. Puti ang pantalon, dark ang mukha. Puti ang pantalon, dark ang mukha. Basta masasabi ko, habang kumakanta kayo, pumapasok kayo sa sipit-sipitan ko. Salamat po. Yeah. Sana lang, maraming salamat. Hindi ko na ikaklaro kung ano ibig sabihin nun. Kaya ito! Woo! Woo! Ah! Okay. Maraming salamat, sana lang. Lani, what do you think of the performance of our vocal duo? Una sa lahat, mabuti na lang wala na akong kakantahan sa mga susunod na araw. Otherwise, paus na ako dahil dito sa katabi ko. Uy, maganda yung blending nyo, sa totoo lang. Pero you know what? You could have done better. Siguro, maari pa kayong makapag-isip ng iba pang maiimbento sa bosesan nyo. I don't know. Kasi nga, kung ano lang yung parang normal na nadidinig namin, yun lang yung nadinig namin from you guys. Siguro kung, hindi naman namin sinasabing mag-voice calisthenics kayo, I don't know. Maybe next time, magawaan nyo ng mga magandang pagkakaareglo. Yun lang. Pero thank you for the, ano, for the song. Thank you, Bob. Thank you, Lani. Salamat po. Rupa. It was easy listening. Maganda yung kantang yan eh. Very masang-masa. At tama si Miss Lani. Sana you could have done something more different. Kasi it's nothing extraordinary. Napanood na namin yan dito sa stage before. But ako, I enjoyed listening to it. Pero sana next time, mas pumili pa kayo ng kanta na mas makakapag-andig sa aming damdamin. Yeah. Thank you, Rupa. Thank you, Direk? Uumpisahan ko muna sa kono nagustuhan ko. Ang nagustuhan ko ay ang kantang pinili ninyo. Nagustuhan ko yung blending ninyo. At lalo-lalo na itong nilalang na nakakulay asul, napaka-warm mo on stage. Okay? Napaka-amable mo sa entablado. Ano ang hindi ko nagustuhan? Siguro, isa-summarize ko lamang yung damdamin ng mga katabi ko. Kung pipili kayo ng ganyang uri ng kanta para magmarka kayo sa audience, dapat bigyan nyo ng sarili ninyong tatak. Hindi sapat na ulitin ninyo yung naririnig sa plaka, kundi gusto naming marinig kung ano ang kaiba-iba kay M2M. Hindi ba? Para makita kung ano talaga yung sariling kakayanan nyo. Ikalawa, siguro mas minarkahan nyo pa yung blending ng tinig. Mas umangat yung ganda ng inyong presentasyon. Pero otherwise, unang beses ninyo sa malaking entablado, maganda ang inyong dineliver ngayong gabi. Yun lang. Thank you for direct. Thank you very much, direct. M2M, maraming salamat sa inyong dalawa. Tatlong talentadong may hinandang galing mula sa puso ang susunod na magpapasabog sa entablado. Kaya't huwag bibitiw, magbabalik ang pambansang talent show ng bayan, ang Talentadong Pinoy. Ang gabi nyo'y gigisingin, magagaling na chikiting, rock and roll ng dalagi.